If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. Morning, guys! It's September 24 today. Music kami. So, ang update sa ating kabahayan, ayan. Nag-skip coat pa din kami. Ito na yung natatapos ko. Doon na lang sa taas yung kalahati. Ito na siya. Tapos si RJ, ayan na siyang part. Ay, madilim. Ay, ang dilim. Nihintay pa namin yung pintana na dumating. Siguro mga 4 days lang yan. Kasi sabi namin, huwag patatagalin ng mga 1 week kasi masyado nang matagal yun. So, sinukatan na yan kanina. Hintayin na lang namin na ikabit. Ang kalat-kalat dito sa bahay. Hindi na ako nakakapaglinis. Sobrang alikabok. Kailangan ng mag-general cleaning. So, yariin muna namin yan. Kasi gusto ko talaga pulido. Ayoko na nang may makikitang mga anets-anets. Kaya, pinupulido na namin ni RJ. Kasi mas masarap siyang tingnan kapag yung makinis, walang uka-uka, diba? Ang nag-breakfast lang kami kanina ng chicken ulit. Kasi meron kami pinagbibilan ng chicken sa gawing mayapyap. Dito lang din, malapit lang din sa amin. 15 pesos ang isa. So, pati si Kobe nakakain na din, kaya sulit na sulit. Breakfast here. What? Yeah, table na pala rin. Oh, fresh to. Yeah, there. Anything? Saan? Anong may table? Morning, guys. It's now, Saturday. It's Saturday today. And sobrang napagod kami. Alas-stress na kami nakatulog kagabi. Alas-stress na din kasi kami nayari. So, hindi pa namin fully natatapos dito. And I'm just trying kasi kagabi parang malapo yung camera ko. So, the breakfast is ready. Yun na niya yung ginawa ni RJ. Ang cute! We have here, buha siya ng sausawan namin na may mangga, tas kamatis, binabad, fried talong, at saka talbos ng kamote. Yummers! And water, of course. So, ayun pa lang yung natatapos namin, guys. So, sa labas daw kami kakain. Kasi bet niyang kumain dito. First time namin kakain dito sa labas namin. Tingnan niyo, cute! Cutie patuti! Horror ano to? Huh? Horror snowman. Horror snowman? Morning, guys! It's Saturday today. Yes, today is Saturday. Kahapon is Friday, so nagkamali ako ng banggit. So, it's currently 12:30 na ng tanghali. And wala dito si RJ kasi ando siya sa kanila. Doon kami nagpalaba kasi wala ang tubig. Kakabit na yung bintana natin, guys. So, tumawag yung magkakabit ng bintana. Nagpa-vlog ako. And they said that they're gonna install it na. So, install na yung ating bintana. And this is it. Pansit. Bye-bye, tindahan. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung design ng bintana. Simple lang naman siya. Hindi siya ganun kabongga. Talagang as in simple lang. Style abroad lang kasi yung gusto ko. Ayoko ng mga ek-ek-boreche na nauuso ngayon na bintana. So, yung bintana na yon is nag-down lang kami ng 3,000 pesos. And yung kalahati is pag na-install na. So, totally, yung halaga ng bintana na yon, ang size niya is 190 by 120 yata. Yung lapad niya is 190 and then yung taas niya is 120. So, ano lang siya, 6,000 pesos. And bala ko sana magpalagay ng screen door dito, kaya lang wala pa sa budget kasi masyadong malaki yung naubos na namin dito sa harap. Unexpected yun, guys, kasi
maliit lang yung talagang ibinudget namin dito. Pero na, alam nyo yun, yung pag nagpapagawa kami ni RJ, hindi namin namamalayan. Sumusobra na pala yung nailalabas namin pera. Kaya ako, parang alam nyo yun, parang naaano ko sa sarili ko na dire-diretso, ganun. Parang, nakalimutan ko na itawag eh. Yung bang natutuwa ako na matapos na yung harap, yung kahit i-push na namin ng i-push, kahit wala na sa budget, basta makita lang namin yung kalalabasan niya, okay lang. Pero ngayon, stop na muna. Ano na lang naman yung kulang eh, pintura na lang, at saka yung polycarbonate. Yun na lang naman yung kulang. So, next year na lang ulit, and hopefully, makaipon tayo ulit ng pampataas na. Yung taas naman na yung susunod. So, ayun. Magbibigay naman ako sa inyo ng update lagi and lahat ng mga details. Syempre, sa mga gusto din na magpagawa ng bahay, meron kayong ideas na maishishare ko sa inyo kung magkano ba yung nagagastos namin, ganyan, kung kaya nyo ba. Syempre, alam ko naman na kaya nyo. Basta, prosigido lang kayo and motivated na talagang magawa nyo yung goal na yun. Basta meron kayong goal, guys, magagawa nyo. Especially pag meron kayong law of attraction. Law of attraction, yun lang. Makukuha nyo yung bagay na yun kahit napaka-imposible. So, yung bintana na yun is white frame lang din siya. And yung salamin niya is reflective bronze. Ang tawag? Hindi ko na matandaan eh. Pero yun yun. Ang gusto ko sana is awning window. Pero yung awning window, awning, hindi ko alam, awning o awning. Mahal siya compare mo sa sliding window. So, mas ginusto ko yung sliding window kasi simple lang and madali siyang linisan. Madali din naman linisan yung awning window, pero mas mahal kasi talaga siya. Itong bintana namin na to, na lagi kong pinapakita sa harap, yan yung sinasabi ko sa inyong awning window. 3,000 pesos yan, guys. Ganyan lang siya kaliit. Kaya ako sinabi na mahal talaga. Pati yung bintana namin sa kitchen, awning window din siya. And ganun din yung halaga niya. Hindi dahil sa salamin or sa design, ganyan. Basta ganyan na awning window. And pareha sila ng sukat. Magka-price lang sila. Yung pintana namin sa likod, mas maliit lang siya ng konti. Kaya tunay yung binayad namin doon. And ito is 3,000. It's here na! Nandito na yung bintana namin. Na-installed na. Installed. Installed. Na-installed na. Ayan! I like it. Talagang pinasadya ako na palagyan ng fix na salamin doon sa taas. And ayan na siya, guys. Hi, babe. Ganda na siya. Kailangan na lang talagang tapusin yung ating pintura. So, yeah. Tingnan natin sa labas. And ayan na siya. Tsaka ako na lang ipapakita sa inyo yung buong itsura ng house pagkatapos na dito sa labas. And yeah, that's me. So, reflective yung pinalagay namin para terno sila nun. And hindi na rin kami kita sa loob. So, pasok na tayo. Ibinigay sa akin si RJ pasalubong daw niya. Ano to kaya? Wow! Pansit! San kaya galing to? So, kain guys! We have pansit! So, dito naman ako sa part na to. Ayan, nilagyan ko din siya ng ganyan para medyo maganda naman siyang tingnan. And yan na lang ang pipinturahan ko, guys. Itong part na lang na to. And tignan natin yung ginagawa ni RJ dito sa labas. In 3, 2, 1. Yay! We have Christmas lights. Naglagay na kami ng Christmas lights dito sa labas. Sobrang excited nitong isang bata. Siya naglagay niyan. Yan din yung nakalagay sa amin dati dun sa harap. Dito. Pero marami pa kami niyan. Siguro ilan pa yan. Mas maganda sana kung warm white. Ang susunod na lalagyan namin is yung labas na namin. Pero as of now, yan na lang muna. Ang sakit talaga ng camera ko na to. Yung gumaganon-ganon siya pag yung sa ilaw. Pag LED yung light. Gumaganon-ganon siya. So, dito naman na tayo sa loob. Yayariin ko na to para
Makapaglinis na din ako. So, yun na lang naman yung tatapusin ko from here. From here hanggang dito na lang. Ayan. Yung buo na yan. Tapos, ito na lang mga to. Meron pa akong natira dun sa dulo. Ayan. May natira pa ako siya. Nilipat ko muna yung gamit namin dito. Yun na lang. Tapos, yung iba dito. Ayan. Ayan.